Sa puntong ito, kaugnay po ng isyong yan, makakausap po natin si Ginong Eric Apolonio, tagapagsalita po ng Ginong Apolonio. Magandang hapon po sa inyo. Yes, good afternoon po. Apa, hello. Dito po sa nangyari sa Diyas May Pag-asa Island ay ano po ang kumbaga pakiramdam nyo ng mga oras na yun na binabantaan po kayo o may mensaheng pinaabot yung Chinese Navy sa inyo po? Well, ayon naman po sa aming pakiramdam no na normal na mag-warning talaga dahil unang-una base na rin sa experience, yan pong Pag-asa Island is 11 nautical miles away from Subic Reef, which is Chinese occupied territory, at gumagawa rin sila ng airstrip dyan sa area na yan. Kaya hindi natin maiwasang makatanggap ng warning na galing dyan sa kanilang Navy. But as I said, yung team namin ay pumunta ho roon para mag-survey ng mga communication equipment na mandando naman ng IKO para sa KAAP. At ginagawa lang ho namin aming tungkulin, at wala naman ho kaming kasamang mga militar or even yung aircraft na ginamit sa private aircraft. Apo, pero paano po yung mga ibang, syempre kung itatayo nga po yung facility doon, ano, hindi ba nakakabahala na paputukan o tirahin po yung mga ibang susunod sa inyo para maitayo po yung facility na kailangan po ng ating bansa? Well, actually, itong aming installation na plano is naka-allocate na ito for this year. No? Ang project cost is 50 million pesos. Nakakuha na rin ho kami ng espasyo, 200 square meter lot dyan sa Kalayan Island. Kaya ho nga nung lumipad kami noong January 7, kasama namin yung municipal mayor ng Kalayaan. Opo, ano po ang naging sagot sa inyo ng DFA? Paano po ang magiging handling nung sitwasyon na ito, lalo pat yan nga po, ano, darating sa punto na magpapabalik-balik kayo para maghakot ng materyales at itayo na itong facility na ito? Well, nagsubmit lang po kami nung aming report dahil ang DFA ay represented by Secretary member po ng CAAP Board. Apa. So, meron ho bang parang immediate na, kumbaga parang maaring remedy dito po sa sitwasyon na ito, maliban po sa pagsusumite ng ganyang report? Meron po bang suhestyon ng DFA para sa inyo pong team? Wala pa ho kami nakukuhang impormasyon. Basta naisubmit po namin yung video footage at yun ang aming report sa kanila. At hihingi po kami ng advice. But for the meantime, ang sa amin po, being a civilian in nature, we will go on with the installation dahil kailangan ho ito for safety and security ng mga airspace sa Pilipinas, lalo-lalo na yung mga lumilipad ng mga aeroplano dyan sa area na yan. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita po ulit kami sa inyo. Si Ginong Eric Apolonio, tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines.